Alright, unstoppable po ito mga kapatid. Galing naman sa ating Pinas News Insider. Ito po ang title. Breaking news, tumistigo na mga senador at senado umaksyon na. Binasag sa Buatan Palacio Kongreso. Oy, anong meron mga kapatid? Yung senado ngayon parang gagawa ng aksyon. Ito ata sa flood control at kung ano-ano pa. Sige, panoorin na po natin mga kaibigan. Alright, play na po natin. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tila isa na namang baho ang pilit umaalingasaw matapos umamin sa publiko ni Pangulong Marcos na ubos na ang pondo ng quick response. Ha! Ubos na ang pondo ng quick response! Ubus na! Kinain na! Tuloy tayo! Senado at Senator Joel Villanueva umilos na at tila ginimbal ang palasyo at kongreso. Binasag na ang katahimikan at katotohanan, hindi man direktang pinangalanan. Ngunit tila sa pulang Marcos administration at ilang buhayang mambabatas sa kongreso sa matinding revelasyon patungkol sa pondo at tinatagong baho di umano ng kasalukuyang gobyerno ngayon. Uy, mga kababayan, lalo na doon sa mga kabila, kaya nyo pa ba? Kaya nyo pa rin ipagtanggol yung ganito? Sige po. Palibasa, ewan. Pera kasi, no? Tuloy tayo. Kaya tanong ng taong bayan, bilyong-bilyong pondo ng pamahalaan, lalo na sa flood control, saan nga ba napunta? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila maluha ang marami sa ating mga kababayan sa nakakagimbal na revelasyon ng senador na si Joel Villanueva. Sa isang pagdinig ng Senado, isiniwalat nito sa publiko na walang natatapos ang gobyerno sa mga proyektong ipinangako nila sa sambayan ng Pilipino. Hindi man raw direktang walang natatapos! Ayan si Madam Amy, tanongin nyo. Pinangalanan, ngunit tila sa pool sa katotohanan sa naging pahayag ng veteran senador. Hindi lamang ang Pangulong Marcos, kundi maging ang mga inupo nitong kurap di umano na magpasa hanggang ngayon ay nakaupo pa rin sa pwesto. At bukod nga raw sa bilyong-bilyong budget per day na ipinibigay dito para pondohan, hindi lamang ang DPWH, kundi maging ang ibang ahensya ng gobyerno. Hindi nga raw halos mapakinabangan ang sambayan ng Pilipino ang mga proyektong pinupunduhan ng pera ng taong bayan ayon pa sa ilan nating mga kababayan. Nakakaiyak yung ganito mga kapatid, no? Kinakain lang yung mga pinaghirapan ng mga mamamayang Pilipino. Kinakain lang ng mga buhayan. Labis nga raw na nakakadismaya na mas pinagtunan pansin ng administrasyon ngayon ang kabibigay ng ayuda at ang mga anli na pagdinig na di umat... Unlimited na pagdinig para sa Duterte, i-connect nila na may kaugnayan sa Duterte. Nauubos na ata yung mga pondo, mga kaibigan. Nakakalambot. Tapos ayuda, ayuda. Kahit wala nang baha, wala naman bagyo, hindi naman nasalanta, bigay ayuda. Diba? Binibigay yan sa mga nasalanta, binibigay yan sa mga... nakapos o yung mga minsan kasi hindi gano'n na nangyari. Diba? Nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng sunog pero sa iba pumunta, no? Naalala nyo yun? Sabi tuloy ng ating VP Sara nga, na paulit-ulit nating sinasabi, presidente ka lang, hindi ka marunong maging presidente. Sakit nun. Hindi rin siya makaimik. Hindi rin niya makontra yung ano, kung kukontrahin niya man, eh baka balikan siya, baka ibunyag siya. Diba no, baka yun ang magpapa-authenticate na talagang ang Pangulo eh nagbibiks. Diba, tuloy tayo.
Ito yung ano lang, opinion lang ngayon natin. Ngayon pang mumuliti ka lamang. Ngunit ang totoong pangangailangan ng taong bayan, yun, katulad ng trabaho, proteksyon, mga proyektong dapat sana'y lubos na mapakinabangan sa magaang pamumuhay ng sambayanang Pilipino ay para lamang daw isang bula na bigla na lamang naglaho. Hindi na nga raw magtataka ang ibang senador katulad ni Senator Joel Villanueva kung patuloy na ikakatwira ni PBBM na ubos na raw ang pondo dahil sa mga di umano'y mga buayang nakaupo sa pwesto sa pamahalaan na tila nagbubulsa ng pera ng taong bayan. Tsaka mga kapatid, naalala niya si Villanueva, sinabi na rin niya yung ano, yung may hawak ng budget natin, yung vampire issue, naalala niyo, no? Ano na kayang nangyari sa pagsasalita po ni Sir Villanueva? Nagawa na ba ng paraan? Naalala niyo yung nagsalita din siya patungkol na ang may hawak pala ng pondo, base kay BP Sara, ganito, ganyan. Si ano, sino ba yun? Nakalimutan ko na yung kasama ni Tambi. Diba? Binanatan ito ng binanatan pero parang wala din nangyari. Ano ba? Sino ba ang mas malakas? Mga senador o sabihin na natin senado o House of Representative, kamara ba tawag dyan? Sino ba ang mas malakas? Ang senado, binoto kayo. Mga senador ha, binoto kayo ng taong bayan. Sa kabila, hindi naman ganun per local lang ata or per district lang naman kayo binoto. Diba? So mas malakas dapat ang mga senador. Eh sa senado, meron din kasing mga ano dyan eh. Mga dilawan eh, so wala din. Kung purong ano sana yung mga yan, ewan, di ko. Sana yung pagkasalita ni Villanueva noong nakaraan at ngayon din mga kaibigan, sana magkaroon ng saysay ito lahat, no? Hindi yung dadakdak lang tapos wala rin mangyayari. Pero saludo kami kay Sir Villanueva kasi sinisiwalat niya, no? Mas lalo nagigising yung mga kababayan. Pero sana, after ho nito, magkaroon ng action. Mag-file na kayo ng mga kung ano-anong file. Baka ang mangyari dito, dakdakan lang ng magkabilang ano, grupo, no? Senado, tapos kamera, dakdakan lang, tapos walang mangyayari. Ang sa amin po, sana may mangyari, no? Hanggat maaari, sunugin yung mga buaya. Kawawa ng Pilipinas, mga kaibigan. Tila lantara ng araw ang korupsyon sa pamahalaan dahil hindi man lang raw sinasaway ng ilang opisyal ng gobyerno. Diba, hindi man lang sinasaway. Pangit na yung ginagawa, hindi man lang sinasaway. That's why, ang sabi ng ating Pangulo, si PBBM weak leader. Diba? Tuloy tayo. Inihalal ng taong bayan sa paniniwalang sila ay mga matatapang sa pagpuksa ng mga kurap. Ituloy mapigilan ng taong bayan na hanapin ang TV host, broadcaster, turning senator na si Rafi Tulfo na tila nooy pinaniwalaan ng taong bayan na siya ay matapang at kakampi ng taong bayan. Okay. Ngunit ngayong nasa pwesto na at kahit lantara na di umano ang pangungurakot ng kapwa niya opisyal sa gobyerno, wala ay na, tila bigla na lamang itong nanahimik sa iyo. Ito lang sinasabi ko eh. Napansin ko rin to. Ganito yan. Idol ko si Idol Rafi Tulfo. Noon pa man pinanonood ko na yan kasi tumutulong siya sa mga kapwa Pilipino. Ang nangyari, siyempre iboboto siya ng tao dahil mas karapat dapat, mas marami pa siyang matutulungan at siguro magagawang batas o maa-aksyonan. Ang nangyari, nung pumasok sa dyan, ang pinaka naaalala ko sa kanya yung PCSO, galit na galit siya tapos wala naman palang nangyari. Wala ang nangyari, ano? May nangyari? Wala! Naalala niyo yung sa PCSO, galit na galit siya pero pinapalagan siya nung chairman nung sa PCSO o leader ng PCSO, kung ano yan. Diba? Nagkakapalagan sila. Tapos nung hearing na yon, wala na. Lumipad na yung hearing, hindi na naalala ng mga tao kung inaksyonan na yung nangyari sa PCSO. Diba? Sa Lotto? Naalala niyo yon? Wala na. Sa programa na lang ni Sir Idol, nakafocus. Oo, tama naman yun, pagtulong-pagtulong. Pero ngayon, mga kaibigan, maging aral na rin sa inyo na kapag ka hindi popular, ay pagka popular, masyadong popular, tumutulong, hindi ibig sabihin pag pumasok sa politika, ay magaling na. Hindi ho ganun. Sana ho, kilata, i-search nyo. Kilatisin yung maigi kung karapat-dapat nga ang taong ito. Kasi mahirap magkamali kahit isang boto lang. Isang boto lang, hindi naman siguro, hindi.
Kapag yung iniisip nyong isang boto lang, kung 1 million kayo, malaking pagkakamali yun. 1 million o 2 million, 3 million kayong nag-iisip na 1 boto lang naman ako eh. Sige, kahit sino na lang, hindi ganon. Dapat piliin natin kung sino pa talaga yung karapat dapat. Kasi mahirap yan eh. Akala natin okay na eh. Okay ka Sir Idol Rapi Tulfo sa programa mo, tumutulong ka. Pero yung pagiging senador, yun lang. Oh, tuloy muna tayo, no? Isang sulok, narito ang naging pasabog na revelasyon ng senator na si Joel Villanueva na kung ito saan na, oh, tila matapang na binanatan ang mga ilang opisyal ng pamahalaan. Hindi nga raw dapat magtaka kung naubos na ang pondo dahil tila naibulsa na nga raw ito ng mga ganib na politikong nakaupo sa pwesto. Ubos na yung pondo. Anong gagawin ni PBBM? Wala na. Utang-utang na naman. Oh, taasay niyo yung tax. Ganon. Wala ng pondo. Hindi marunong ginamit. Hindi nila nagamit ng maayos, no, para sa akin. Statements being answered by our distinguished colleague, the chairperson of the Senate Committee on Finance, na ang sentro ng ating pamahalaan ay to build more, yung paggamit at paggasta natin, nakalaan sa mga infrastructure projects natin, and tayo po to build more. Wala namang ganun. Dito sa Senado, nag-hearing po tayo ilang beses, lalong-lalo na nung nagkaroon ng matinding pagbaha, hindi lamang sa Bulacan, kundi sa ibang parte ng ating bansa. Mr. President, I... Oo, napanood namin yun. Ituloy nyo yan, mga sir. Ituloy nyo kung ano talagang nangyari sa flood control. I have been saying this for quite some time na ang budget ng ating pamahalaan for flood control alone, kasama ang DPWH, MMDA, Climate Change Commission, DENR, etc., ay tumataginting na 1,444 million a day. Laki. So, gusto nating ma-check at malaman kung saan ba ito napupunta. Noong pong nagkaroon ng pagdinig, ang committee ni Senator Bong Revilla, na pag-alaman po natin mismo sa ating secretary ng Department of Public Works and Highways, and I will go to this later on, merong 74 infrastructure flagship projects according to DPWH. Ito rin po yung nasa NEDA, 13 of them were tagged as water resources projects and have indications that they are used for flood control and mitigation. Pero tinitingnan ko po itong mga big ticket items, no, Mr. President, especially itong mga foreign assisted projects. Again, during our hearing... Big ticket projects, siguro ito yung mga pangmalakihan na projects. Dito sa Senado, it was highlighted that we need foreign assisted projects because they are big ticket items. That contribute to long-term flood mitigation. Yun po yung lumabas doon sa pagdinig. An example would be the Metro Manila Flood Control Project funded by the World Bank. Pero kung titingnan po natin itong mga foreign assisted projects budget ng DPWH, ang lumabas po doon sa pagdinig, napakaliit o mas maliit ito kumpara sa small ticket projects. Kaya ang lumabas nga po doon sa pagdinig, patsi-patsi yung mga proyekto, patsi-patsi yung naging project. And Senator Aimee Marcos would also attest to this because she was there during that hearing. Why don't we invest, Mr. President, more in big-ticket flood control projects? Kasi yun po yung lumabas nitong pagdinig, no? Lumabas po na for the past 3 years, we spent over 500 billion pesos for the flood control program, but we only allocated 25 billion for the foreign assisted programs. Now, in 2024, FAPs are in the unprogrammed, Mr. President. Itong 2024. So, in the last 3 years, I'm looking at the data, we have only allocated 3.8 billion for the foreign assisted projects, which represents only 0.7% of the total flood management program of the DPWH. Kaya, masakit to isipin, Mr. President, especially coming from a province like Bulacan, na taon-taon ho, binabanggit ho natin, ito yung flood control project, ito yung napupunta sa aming rehiyon, eh yun nga pong nakaraan doon sa Bicol region, mismo ang ating Senate President wanted to look into this because the past 2 years ay 60 billion plus yung naka-lodge doon sa flood control projects.
Pero pag tinignan po natin at gaya nung nakaraang pagdinig sa DPWH, sinasabi po nila yung mga small items ang napagbigyan, hindi yung big items. Again, Mr. President, it only represents 0.7% of the total managed flood management program ng DPWH, yung foreign assisted itong for FMPs, Mr. President, ng DPWH, Mr. President, doon sa foreign assisted project. So, may we know, Mr. President, why we are not investing more in big ticket flood control projects na makikita natin talaga yung pong prutas ng ating labor at investment. Thank you, Mr. President. Actually, I agree. There should really be a national plan as to the all these waterways and general engineering projects. We just approved yesterday two major projects for the flooding control, and that's in Marikina. 57 billion. Itong sa Marikina. And Cavite, 30 billion. I'm sorry, Mr. President. In Cavite and Marikina, without in Las Piñas daw, wala? JICA funded. Yung Cavite, Mr. President, how much? And sa Marikina, sorry. Marikina, 60 billion. 30 billion. And then in Cavite. Cavite, magkano? Cavite. 20 billion. There's an existing project. But we are adding 27 billion to address the issue of resilience. Okay, so there is already, there are existing projects in Cavite. But we're adding 27 billion more for flood mitigation. Hindi kaya magkagulo yung mga ibang... It's to improve the design. To improve the design, okay. So this is the JICA project. This is for Cavite. Now, in Marikina, additional din yan. Mr. President, 25 billion additional sa Marikina. I'm willing to wait for the total number of projects that have been approved recently plus the figures. I'm more than willing to wait for it, Mr. President. My only point, Mr. President, is that if you look at this figure, Mr. President, 0.7% lang ng ginagastos natin na 1.44 billion pesos a day ang napupunta doon sa foreign assisted project na kinukonsider natin na big item projects, Mr. President. Mr. President, let me go to another issue on multipurpose water infrastructure. As I mentioned a while ago, the DPWH has 74 infrastructure flagship projects according to the NEDA. Yun po yung ni-report sa atin. Actually, Mr. President, just a correction, it's the 186 flagship project. 186. No, but these are water infrastructure. Water yung sa 74. Okay, 74. And 13 of this, 13 lang yung sa water resources projects, if I'm not mistaken. And have indications that they are used for flood control and mitigation. If I'm correct, Mr. President, please correct me if I'm wrong. That's correct, right? 13 of these are tagged as water resources. Karamihan po sa mga ito, Mr. President, may connection sa flood mitigation o flood control. May we know, Mr. President, alin sa mga proyektong ito ang may iba pang gamit, kagaya po ng irrigasyon, kuryente, industrial, at iba pa, Mr. President? Mula po dito sa 13 water resources projects. Power. Yeah. Irrigation, power, industrial. Actually, the one in Iloilo. Always, Halur. Yeah, the great province of Iloilo. Multi-purpose po yan, yung dam nila. Nautusan po ako ng principal. Hinidaw lang po ako ng report at bigyan ko ng kopya ang bawat isa. So, if that is possible. Of course. So, yun nga. Yung example nga doon, yung dam doon, for irrigation, for power, diba? So, at saka water supply for households.
Sige po, para mas mapadali, hintayin na lang po namin, Mr. President. Ayan po yung... Ang gusto po sana nating malaman, Mr. President, from this list na 13, ilan po dito yung mayroong component ng may iba pang gamit gaya po ng irigasyon, kuryente, industrial at iba pa mula po dito sa 13 na ito. And I will give a copy to our principal, Senator Villar. Thank you. Guruin na lang po yung ihintayin ko po, no, yung ilan dito sa mga proyekto yung may iba pa pong gamit. One last thing, Mr. President, gusto kong itanong, Mr. President, kasi pinag-usapan po natin yung flood foreign assisted projects. Alam niyo, inisa-isa ko yung mga saro nitong mga nakaraang araw. Parang 800 pages po yun, Mr. President. At napag-alaman ko po, for example, ito po sa flood mitigation related FAPs na pinondohan under the unprogrammed funds, gusto natin malaman ano yung details nitong mga foreign assisted projects that have been allotted additional funds under the latest special allotment release order or SARO for DPWH. Kasi if I may show you a slide, Mr. President, ito po yung narilisan ng unprogrammed funds, no, dito sa ating mga flood foreign assisted projects. So makita po natin dyan, for example, nung June 6, yung SARO BMBA 24004246. Yan po, June 6 of 2024. Nakalagay po dyan, to cover the first and second quarter GOP counterpart requirements of the Panay-Guimaras Negros Island Bridges Project. Yung SARO BMBA 24001-4804 as of September 17, 2024, 201 million. Kinover po niya yung loan proceeds requirement for the implementation of the Metro Manila Bridges Project, ADB loan po ito. At yung September 17, 2024, nagkakalagang 153.436 million, SARO number BMBA 24001-4802, ay kinocover naman po nito yung third and fourth quarter na GOP counterpart requirements ng Panay Island Bridges Project. Ito pong dalawa na nasa itaas at nasa ibaba, 10 billion po at 11 billion. Pero dito po, wala akong nakalagay. Ang nakalagay lang po, to cover the first and second quarter counterpart requirements of various foreign assisted projects. Saan po ito, Mr. President? At ano yung description to? Bakit wala po dito, Mr. President? That's a very good question. Even I'm curious. Let me wait for the explanation of the DBM. Can we just submit that also to the here? Yeah, Mr. President, I don't mind na ma-submit, Mr. President, but may we just be enlightened whether or not this funds that were released under unprogrammed funds ay parte ng foreign assisted project na tumutukoy sa problema natin sa pagbaha. O ito'y parte ng flood control project, Mr. President. Mr. President, what I have initially here, for example, is the Davao Bypass Construction Package, JICA PH273. Meron din dito ang Philippines-Korea Project Preparation, Output of Roads and Bridges, Dalton Pass Alignment, JICA. So ito lahat yung... But it's not flood control, Mr. President. I'm just
I just wanted to focus on the floodway bridges construction. Because, Mr. President, the premise of this question lies on the fact that the flood control programs, the big ticket items, were placed under unprogrammed. Yun yung basis nitong question na ito, Mr. President. That's why we are wanting na to see itong breakdown. But it's okay, Mr. President. I will wait for it as a lot of our colleagues are also interested in looking for this list. And I will no longer belabor the question, Mr. President. I will I will just wait for the submission, Mr. President, to find out yung tinatanong natin, yung details ng tinatanong po natin. And meron mga integrated disaster risk reduction adaptations na kasama may mga water projects, but ma'am, yet, is it part of the 10 billion or the 11 billion? Actually, it's part of a bigger pie. So I think that DBM. So it's more than the figures that we are showing. I don't think we are directly answering your question. To be honest, and I think this is something that DBM has to clarify, because the total 11 billion and 10 billion, parang hindi ko nakikita dito exactly. So I don't know if they're lumped together. The reason, Mr. President, that's the reason why I flash on screen the number of SARO, Mr. President. Meron ditong 11709, yan ba yun? Hindi, iba rin. So anyway, Mr. President, we'll wait for the list, Mr. President. We're willing to wait, and again, the premise of this representation's question is based on the fact that big ticket items that were supposed to address the problem of flooding in the country were placed under unprogrammed, Mr. President. So I hope that we can do something about it, kasi mahirap umuwi ng Bulacan tuwing umuulan at bumabaha. At tingin ko yung mga kababayan natin ayaw na po ng relief goods, Mr. President. Ang gusto nila talaga, solusyon. Kaya, salamat po, Mr. President. That would be my last question. And I'd like to thank our distinguished colleague, the Chairperson of the Senate Committee on Finance, for patiently answering these representations questions. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Villanueva. Thank you, Senator Grace. Majority Leader. Mr. President, next to interpellate would be Senator Aimee Marcos. Senator Aimee Marcos, Super Ate is recognized. I consume his show. Yes, thank you very much, Mr. President, and the good chairwoman of the Finance Committee of the Senate. My first query would be that given that inflation for October was recorded at 2.3, well within the desired 2.4 target band of the BSP, rice inflation nevertheless accelerated from 5.7 to 9.6 the previous month, despite the implementation of the lower rice tariffs from 35 to 15% August 2024. So when will the NEDA board conduct its review of the rice tariff under the comprehensive tariff program for 2024 to 2028, given that clearly the rice inflation, headline inflation, continues at record pace? We're already at 15%. Ibabagsak pa natin sa zero po. They are going to submit to the president within the end of the month the report on the effects of that EO and a recommendation therein. Okay, we look forward to that. In the meantime, perhaps our economists can explain why rice inflation accelerated instead of decelerated in the previous month. Why so? We were promised the opposite. Kasi noong October of last year, we had a price cap. It was low. And now it's the price cap. So it's a basic plan. Tumataas talaga sa commodities. Wala na po tayong ibabagsak. Nasa 15% na lang po. Sa inflation pa lang muli. Kung yan lang ang tanging solusyon natin, mukhang hindi uubre. Mr. President, supposedly last October, last year, there was actually a price cap imposed by the government. That's correct, which also didn't work. But it was
lower than it is now. I mean, the inflation. Yes, as a result, however, we all know that there was no rice available and traders were holding on to their warehouse supply and all sorts of artificial shortages were occurring throughout the country. Well, according to the NEDA secretary, the inflation right now is just a blip, and for the rice in particular, and they expect it to go lower. It's almost double po. Siya nagpa-promise daw. Kapitbahay ko po yan sa Batac, Ilocos Norte. Because October 2022. It's a major blip po. Halos doble. Kasi 5% na mamayag pagsa 9.6. October 23 daw, sobrang bagsak yung presyo ng rice dahil sa price cap. Ano ito last thing? Parang hindi yata. So base effect daw. Okay, but I don't think that's quite the truth. In the meantime, given that we can't seem to look forward to a better rice prices, nor can we be assured that there are any other solutions aside from artificially set price ceilings and very little wiggle room in 15% tariff rates. The other issue is, how much is the projected tariff loss for the implementation of the lower rice tariff? Huh. I think the BOC has released estimates for the revenue loss, and I'd like to hear what those rates are assumed to be. Kasi maliban sa bumagsak na nga yung taripa, tumaas ang problema, oo, tumaas pa rin ang inflation, at sa kabila nun, lugi pa tayo, bagsak din ang koleksyon. Kaya si Secretary Recto, hindi matutuwa niyan. Kita natin, ang laki-laki ng binagsak o babagsak ng ating koleksyon ayon sa ating BOC. Magkano kaya ang revenue loss natin? Magkano? Anticipated under the new regime of 15%? Nasa 16 plus na eh. Ang nabasa ko po sa dyaryo, mula sa 28.477 billion, ang revenue loss natin, 16.344 billion, eh nasa 12.103 billion. Eh menos pa sa kalahati ito, mukhang one-third na lang matitira. Tama ba?